Ngayon po ng midterm elections naman sa Amerika, makakasama natin si ABS-CBN North America News Bureau correspondent Steve Angeles. Steve, magandang morning. Kamusta? Hi, magandang hapon, Jeff. Oh, kamusta 'yung paghahanda para sa midterm elections diyan? Yes, midterm elections. So, election day na bukas dito sa United States, and kahit historically mababaw ang turnout, this midterm election itong 2022 is possibly going to be record-breaking dahil sa ilang topics at iba-ibang post sa US. Sa US Congress, medyo na-energize ng mga voters to cast their ballots. Sa US several Senate and congressional seats nasama sa iba-ibang ballots. Democrats have a small majority lang sa Congress ngayon. Other major cities, katulad dito sa Los Angeles, meron mga mayoral races as well as local offices as well. So mga top issues ng iniisipin ng mga voters ang ekonomiya at crime. May possible threats din ng election violence sa iba-ibang lugar, especially sa mga areas na may so-called election deniers. Inaabangan din natin si dating Pangulo Donald Trump. Magsalita siya sa isang rally sa Ohio mamaya. Meron speculation na baka announce siya ang candidacy for the 2024 presidential elections. Jeff? Steve, mahalaga itong midterm elections dahil ang pinaglalabanan dito, syempre, between ng mga Democrats at ng mga Republicans ay kung sino yung mananalo ng mas maraming upuan sa kanilang Kamara de Representante, ganun din sa kanilang Senado. Sa ngayon ba, base sa mga observers, sa mga political analysts, sino yung llamado na makakuha ng Senado at Congress dyan? Yung Republicans ba o Democrats? Ngayon medyo neck and neck in some places kasi yung major issues talaga is the economy at saka yung crime. So a lot of people see the Republican side as more crime and law and order, crime and punishment. Whereas kasi yung, and then also yung economy, they feel hindi tayo naka-recession, naka-inflation dati under President Trump. So may mga ganong isip, like baka kung Republican ulit, bababaw yung inflation. But there's also some yung election deniers. It doesn't help that yung si dating Pangulo President Trump is being investigated. Also, so that's why medyo neck and neck right now, especially in different places yung tinatawagan natin yung swing states. That's why Ohio, Florida, Pennsylvania, medyo Georgia, medyo critical yan kasi they can possibly swing any, they could swing the House either way or the Senate either way, Jeff. At mahalaga to, Steve, dahil sa nalalabing dalawang taon ni US President Joe Biden, ito yung magdidikta, no, kung mapapatupad niya ba yung mga gusto niyang isulong na mga batas o programa, nakadepende sa magiging halalan na to. Kaya consequential itong midterm elections na ito, no? Yes, maraming issues. Kasi yung abortion access issues, and even though President Biden's House or Senate may not be his majority, medyo may energize din kasi yung mga iba-ibang states may local propositions sila, like California has a proposal to protect abortion rights. Yung isang Congress, yung the one laws that we've been waiting for, especially sa mga kapamilya natin, is immigration. Hindi pa natuloy yung immigration plans ni Biden, which is something the gustong naguan ng mga Democrats. So talaga depende, hindi lang kung 50-50 or Democrats plus one or two. Talaga, you need a big majority to make sure na pass yung gusto nila mag-pass. Last question na lang, Steve. Ano yung mga issues na mahalaga para sa ating mga kababayan dyan? Ano yung mga isinusulong ng mga Philcom groups sa mga nakausap mo? I'm sure marami ka nakausap dyan sa Los Angeles. Gayun din yung ating mga Filipino-Americans. Ano yung mga issue na malapit sa kanila sa halalang ito? Ay, syempre sa mga Filipino groups, yung inflation cost. Cost of living lumaki dito in the past couple of years. So they're hoping to get lawmakers that can somehow address it, either slow it down or find a way to get more money to, you know, to the citizens. So that's one major issue. The other issue talaga is the crime. Since the pandemic, napansin natin yung katulad ng Asian hate. Even mga simple like robberies, violent crimes, mga ganon, tumas yan in the past few years. So they're hoping to also get someone that could bring law and order kasi may mga local leaders. This is where local elections nagiging importante sila kasi yung local kasama yung mga sheriffs, mga city council, sila nang ginagawa yung mga local laws, anong crime, paano natin i-prosecute to. So
all eyes on that. Yung sheriff in LA County is also being, he's up for re-election. So that's another sticking kasi yung crime and then homelessness, naging issue din yan, especially dito sa LA, 69,000 daw walang bahay dito. Hindi nila, alam gagawin nila, you could try to build houses as fast as you can. Should you criminalize them? So maraming mga ganon problema iniisip ng mga Pinoys dito sa LA. And right now, medyo may dalawang kaming mayoral candidate, si Karen Bass, U.S. Congresswoman, Democrat, and si Rick Caruso, businessman. If you've been to the Grove or Americana, siyang may-ari dyan. So medyo may Trump similarities there, but registered Democrat daw siya. And so, hati-hati mga Pinoys dito sa area nito. So we'll see, you know, if we'll continue the, we'll see who will be our mayor within a couple days of, I don't know, America's second largest city and home to the largest number of Filipinos, Jeff. So across the United States, Steve, we're also seeing historic runs, no? Yung mga PhilAms, mga kababayan din natin na tumatakbo sa malalaking posisyon dyan. Yes, ang dami actually. Dati used to be big news kung local city council member may Pinoy tumatakbo. Ngayon, it's like, anong council walang Pinoy? In some areas in California, may dalawang Pinoys running against each other. Silang kalaban for one seat. So it's nice to see that civic engagement. Historically, New York, baka meron Filipino on their house, in the state house, si Stephen Raga, young Filipino-American community leader. Gandang odds niya dito sa California, si Mia Livas Porter. Tumatakbo siya for California State Assembly. Ito yung dating, you know, state where former PhilAms, we've had Rob Bonta, Todd Gloria, si Rob became Attorney General, Todd became Mayor of San Diego. So she's trying to be, itong Mia trying to be the first Pinay sa kasama sa State Assembly. And siyempre si Rob Bonta, California Attorney General, na-appoint lang siya sa itong position niya last year. So, you know, his first time to actually run for it. And kamakang, parang he's medyo one of the projected early winners. It wasn't a difficult contest for him. Steve, maraming salamat sa oras na ibinigay mo ngayong umaga. Siyempre, stretching na kayo dyan sa North America Bureau. At alam kong mahaba ang mga susunod ninyong araw sa pagbabantay ng halala na yan sa Estados Unidos. At siyempre, sa magiging resulta. Thank you, Steve. Of course, Jeff.